Kiyotan guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit napaka-importante na maging attractive ka. G, ang rason kung bakit napaka-importante na maging attractive ang isang tao sa mundong ito o sa buhay natin ay dahil kung magiging attractive ka, meron ka na agad advantage sa karamihan. Bakit? Dahil ang isang attractive na tao ay kayang mag-create ng mas maraming opportunities. Mas maraming tao ang lalapit sa'yo. Kung may ibig sabihin na mag-a-approach sa'yo, o babae na kikilalanin ka, o trabaho na mag-o-offer ng job sa'yo, well, may mga ganon na babae na lalapit, pero meron din nga, at meron ding mga trabaho na lalapit sa'yo, pati mga kaibigan, pero ang tinutukoy ko ay mapapansin kanila. Yan ang pino-point out ko. Okay, meron mga ilang porsyento na sila mismo ang lalapit sa'yo, pero ang 100% masusurgo sa'yo ay magkakaroon ka ng opportunities. Doesn't matter kung sila ang lumapit o ikaw ang lumapit, ang pino-point out ko dito, ang punto natin, ay magkakaroon ka panigurado ng maraming opportunities sa business, sa trabaho, sa pakikipagkaibigan, sa social life mo, lalo na sa mga babae. Kaya importante na mag-self-improve ka. Dahil pag na-improve mo ang looks, status, money, game, at pati na rin syempre yung personality mo, sigurado maraming magkakagusto sa'yo. Hindi lang babae, hindi lang lalaki, kundi maraming opportunities. Sino ba naman hindi magkakagusto sa isang lalaki na gumwapo, lalaki na gumanda ang katawan, lalaki na na-improve ang status niya, lalaki na na-improve ang money niya, lalaki na na-improve ang connections niya, lalaki na na-improve ang personality niya. Pag nag-apply ka ng trabaho at nakita nila okay ang personality mo, tapos okay yung presentation mo, okay ang resume mo, nakalagay dun lahat kung saan ka, kung ano yung mga bagay na dapat nilang malaman sa'yo, o ano yung mga bagay na dapat nilang magustuhan sa'yo, natural, ma-attract sila. Ikaw ang pipiliin nila kumpara sa isang tao na walang improvement o tao na walang kayang ipang-attract. Kasi nga, hindi siya nagsiself-improve. Kung sino siya noon, siya pa rin yung ngayon. So, yung mga kuha niya mga opportunities, katulad pa rin noon. Matter of fact, nagle-lessen pa nga. Unti-unti nang nagde-decline. Unti-unti nang lumilit yung mga opportunities niya. Bakit? Kasi may mga bagong dumadating. At yung mga bagong dumadating, sigurado, mas attractive yun sa kanya. O kung hindi man lahat, pero ilan doon, mas attractive yun sa kanya. So kung 10 lang ang pipiliin, panigurado ikaw, pasok ka, yung isa na yun, hindi. At ganun din sa mga babae. G, ang pagiging attractive mo ay isa sa mga weapon, tool o kapangyarihan mo para mag-survive sa mundo. Tandaan mo, kapag naging attractive ka, ito, umpisa natin ha, kapag nag-self-improve ka, magiging attractive ka. Kapag naging attractive ka, magkakaroon ka ng let's repeat this one. Kasi ito importante to. Ayaw ko kayong ma-confuse sa bagay na to dahil marami ng mga tao ang naku-confuse dito, lalo na yung mga nakikinig sa akin dahil nga ngayon lang ninyo narinig itong mga bagay na to. Okay, so ulitin natin. Kapag ka nag-self-improve ka, magkaka-confidence ka. Pag nagka-confidence ka at marami kang in-improve sa sarili mo, magiging attractive ka. Ibig sabihin, marami nang mapapansin ka, maraming mas magugustuhan ka, maraming mas ikaw ang gustong ipasok sa trabaho nila, maraming taong gustong mas maging makipagkaibigan sa'yo, mas maraming babae ang gustong makipag-sex sa'yo. Siyempre, attractive ka na eh, di ba? So, pag nag-self-improve ka, magkaka-confidence ka, mas magiging attractive ka. So, since may confidence, attraction, at saka ano ka na, tawag dito, self-improvement ka na, panigurado, magkakaroon ka na maraming options. Kasi marami na nagkagusto sa'yo, marami ka nang na-attract, di ba? Dahil nga sa self-improvement mo at sa confidence mo. So kung mas marami ka ng options, dahil mas kaya mo nang lumapit ngayon, mas kaya mo nang makipagkilala ngayon, mas kaya mo nang mag-apply ng trabaho ngayon, dahil may kumpiyansa ka na.
Dahil nga alam mo na nag-self-improve ka at nakikita mo na meron ka na mga na-attract. O kung di mo man agad to napansin, once na mag-apply ka ng trabaho, makikita mo na kaya mo na pala. So magigain ka ngayon ng trabaho, magigain ka ngayon ng ano, ng self-confidence sa sarili mo. Natural, kasi nakita mo, uy, iba na yung pagtrato nila sa akin. Uy, mas mabilis na ako ngayon makapasok ng trabaho. Diba? Mas gusto na nila ako ngayon. So, mas maglalo, lalo pa yung magdadagdag ng confidence sa'yo. Right? So, kung magiging mas attractive ka sa maraming tao, ibig sabihin lang nun, mas magkakaroon ka ng maraming option. So, may confidence ka na, may self-improvement ka na, mas maayos ka ng personality, mas attractive ka na ngayon, magkakaroon ka ng maraming options. Pag nagkaroon ka ng maraming options, G, wala nang kahit sinong tao ang makakakontrol sa'yo. Hindi ka natatanggap ng bullshit at higit sa lahat, mas magiging mapili ka na. Mas mapipili mo na kung ano yung mas okay sa'yo. Wala nang tao makakapag-control sa'yo, makakatakot sa'yo na tatanggalin kita sa trabaho bukas o kaya ibibreak kita bukas. Wala nang ganyan. Dahil nga, alam mong marami kang options. Mas madali para sa'yo ipasa yung mga shit test. Diba? Mas madali para sa'yo na hindi sumunod sa babae. Na pag yun ang ginawa mo sa babae, mas lalo siya ma-attract sa'yo. Diba? So, napakadaming benefit ng pagiging attractive. Kaya kailangan maging attractive ka. Tandaan nyo mga G, ang tao, na-attract tayo sa ibang tao o sa isang bagay dahil sa survival. Dahil gusto nating mag-survive. Okay, ba't mo ba kinaibigan si ganito? Kasi alam mo makakatulong siya sa isa gantong bagay. Dahil magandang connection siya. O kahit nasabi po natin, wala siyang kabuhay-buhay. O hindi siya maayos na kaibigan. Panigurado, meron pa rin rason kung ba't mo siya nagustuhan. Maaring nagkiklik yung personality ninyo. Na sa kanya nakakuha ng peace of mind. Sa kanya nakakuha ng advice. Diba? So palaging ang tao, kaya to nakikipagkaibigan, nakikipagkilala, nakikipagdate, nakikipagasawa, o kung ano man, sa business, o kung saan man, na kung anumang aspeto ng buhay ng tao, ay dahil para sa survival niya. Kasi asset ka sa kanya. Kaya kailangan siguraduhin mo na magiging asset ka sa bawat taong makikilala mo para maging konektado ka sa kanya. Dahil pag naging konektado ka sa kanya, asset din siya sa'yo. Hindi yung asset ng mga pulis, ha? Pero asset din siya sa'yo. Dahil nga, syempre, kada tao na idadagdag mo sa buhay mo, as long as positive yung tao na yon, o mayroong bagay na maidudulot sa'yo. Well, actually, lahat naman ng tao may bagay na maidudulot sa'yo. Alamin mo lang kung ano yon. Okay? Dahil kaya nga sabi ko sa inyo, once na makapagdagdag ka ng maraming tao sa buhay mo, lumalaki ang social circle mo. Habang lumalaki ang social circle mo, tumataas ang status mo. Habang tumataas ang status mo, sasabay na dyan pati yung money mo. Okay? So, ang rason kung bakit mo ginawa yon o nangyayari ang mga bagay na yan, dahil para sa survival. Evolution, guys. Okay? Ganyan lang kadali ang buhay. Walang isang tao ang magagawa niya ang mga bagay ng madali, ng mag-isa. Kaya mo mamuhay mag-isa. Kaya mo mag-survive mag-isa. Pero, wala pa rin tatalo sa isang taong kayang mamuhay mag-isa, pero malaki ang koneksyon. Pero maraming taong tumutulong sa kanya. Mas mapapadali nito ang buhay niya. Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa negosyo, hindi lang sa relasyon, hindi lang sa pakikipagkaibigan o sa pagiging masaya sa mundo, kundi para sa survival mo. Okay? So, kailangan palagi ka mag-focus sa mga bagay na dapat mo improve. Kung ano yung mga bagay na wala ka pa ngayon, yun yung tutukan mo. Huwag mong tutukan ng tutukan yung strength mo. Yung strength mo, yan na yan eh. I-maintain mo na lang yan eh. Ang kailangan mong tutukan ay yung mga weaknesses mo. Bakit ba nagfe-fail ang tao? Para ma-expose yung mga weakness mo. Ngayon, pag na-expose na yung weakness mo dahil sa failure mo, anong gagawin mo? I-improve mo yung mga ito. Para pag na-improve mo na yung mga bagay na yun, magiging kumpiyansa ka na sa bagay na yan. Mga G, palaging humble lang tayo dapat. Palaging willing tayong matuto. Ako, hanggang ngayon, kung makikita ninyo, palaging nag-i-improve ang mga performance ko. Nag-i-improve yung presentation, nag-i-improve yung pagsasalita ko, nag-i-improve yung pag-interact ko sa inyo. Nag-i-improve ako palagi sa mga bagay na ginagawa ko, even sa mga business ko, even sa personality ko. Palagi akong nag-i-improve. Kailangan palagi kang nag-i-evolve, guys. Importante ang evolution sa buhay ng tao. Kailangan kung sino ka noon, iba ka na ngayon. Hindi man kailangan maging totally na malaking pagbabago, pero at least dapat palaging
may improvement. Always be improving. Humble ka lang. Ang pagiging humble, hindi yung nakayuko ka sa tao na susundin mo sila lahat sa gusto nila. Hindi. Ang pagiging humble ay yung pag hindi mo pagtingin sa sarili mo na isa kang mataas na nila lang. Dapat, palagi mong alam o palaging nakasaksak dyan sa kukote mo na tao ka lang. Magkakamali ka at marami ka pang dapat matutunan. Dahil dito sa buhay, ang tunay na rason kung bakit tayo nandito ay para matuto ng maraming bagay. Hindi man natin alam kung ano yung pinaka gustong bagay na ipagawa sa atin ng Diyos. Pero isang bagay na nasisigurado ko, ang bagay na gusto niyang matutunan natin ay yung mga bagay na na-experience natin o yung mga makukuha natin sa mga experiences natin. Alam ko, may maitutulong sa atin ang mga libro, mga eskwelahan, mga ibang tao nakikilala natin katulad ko. Pero syempre, best pa rin is experience. Okay? Bakit nakasama naman yung mga bagay na minention ko na yun kanina. Okay? So, again, G, kung ikaw, isang tao na gusto mo na may maabot, may marating, at mas maging maayos ang buhay mo, siguraduhin mo na magiging attractive ka. At para maging attractive ka, mag-self-improve ka. At pag nag-self-improve ka at naging attractive ka, panigurado ako, mas maraming opportunities ang magbubukas para sa'yo. Okay? So, lagi tandaan, payaman, unahin yung sarili. Action back, maraming puso sa'yo. Peace. Boom!